For another YouTube video, syempre dito yan, ayun o, Madis Bike Shop. So, grand opening ng Madis Bike Shop dito sa Congressional Avenue, Muñoz, Quezon City. So, magbabike check dahil dito mga kerp ng kanilang isang pinagmamalaking project, mountain bike. Ayan, ang Mountain Peak Agile Boost. So, bago ko simulan ang bike check mga kerp ng napakagandang mountain peak na to, gusto ko lang magpakilala sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing, bike shop tour. So sa video ito, ayan, sa mga naghahanap at nangangarap ng project built or project mountain bike, so punta na agad kayo dito sa Madis Bike Shop kasi napakaganda nitong Mountain Peak Agile Boost. So ano pa hinihintay natin mga kerp? Tara, silipin na agad natin to. Diretso na agad natin. Bike check-in na agad natin to. Ayan o, kita nyo. Napakaganda nito mga kerp. Mainit-init. Ka-assemble lang nila nito. So Mountain Peak Agile Boost. Dito muna tayo sa kanyang frame. So ang frame niya mga kerp is glossy. Ang pagkakapintura niya na may shining shimmering effect na glitters. Kita nyo, may kumikinang na rainbow effect. Tapos yung mga decals niya ito, pintura rin to mga kerp, ang kapal ng top coat niya. Ayun, no? Diba? So may Mountain Peak dito, agile sa taas, tapos meron din sa ilalim na Mountain Peak, kulay itim naman yan. So ang kapal ng top coat niya mga kerp, halos hindi ko makapa yung Mountain Peak dito. Siyempre meron na yung lalagyan na ng water bottle cage. Free na yon mga kerp. Isa sa freebies dito. Napakaraming freebies. Babanggitin natin yan mamaya. And made from aluminum 6061. Ang ating frame. Kita nyo. Oh. And kung hindi ako lang kakamali mga kerp, ang timbang ng ating frame is 2.1 kilogram. So yung frame lang na yon ha. And ang size ng ating frame is large. Ayan, 17 inches. Sinukat natin yan mula dito hanggang doon. At napapansin ko, medyo bend yung ating C-tube. So, ang ganda, di ba? Oh. And internal cabling tayo mga kerp. May cover yan na aluminum. Ditornilyo yan. Isa rito. Tapos, isa rin sa kabila. So, baliktaran niya mga kerp. Ayan, oh. Smooth welding pagdating dito sa kanyang head tube. Smooth welding din dito sa kanyang C-tube. Then, pagdating sa may banda, sa may bottom BB, ayan, buti pa yung bike, may BB. Meron ka makikitang uod ng pagkaka-welding. Halos hindi naman siya pansinin kasi nagbe-blend siya doon sa ating pintura na ayun, nag-rainbow effect. Wow! Nagbe-blend. Napa-English tayo doon. At dito sa kanyang chainstay, ang lapad nito mga kerp. Tingnan nyo naman. Oh, dito dumaan yung kable ng ating RD. So, imbis na dito sa taas, nandito na siya. Ayan o. And hindi litaw yung cable. Hindi kagaya ng ibang frame natin na litaw yung cable dito. Ito panalo to, mga kerp. Yan. Tapos dito lumabas yung internal cabling ng preno sa kanang RD. Yan. And may makikita tayo doon 29er sa likod ng chainstay. Alam ko meron din dito sa likod eh. Sa kabila. Ayan o. Magkabila niyan. 29er. Tapos 29er. Yung kanya naman dropout mga kerp, napapalitan ito. Yan, isa sa napakahalaga ng frame. Kailangan napapalitan yung dropout kasi pag nabali yan, kapag hindi napapalitan yan, palit ka buong frame. Ito ang ganda, napapalitan. And mga kerp, naka true axle tayo. Hindi yan false ha, true yan. Kita nyo naman o, tingnan mo o. Oh.
True Axel, panalo. Ang ganda nito. At kakaiba yung anyano dito. Yung pinakadugtungan yan. Nung seat stay sa kanang chain stay. Nakaangat dito. Ano? Bihira ako nakakita ng ganitong frame. Kadalasan pa triangle eh. Ayan. Ito meron kahit pa paano eh. May side dito. Ayan. Boost nakalagay. Siyempre, boost. Ibig sabihin, malapad ang spacing ng frame niya. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, 148 mm yung spacing ng ating frame dito. And may makikita tayo dito, ride without limitation. May konting bend. Ah, wala pala. Parang naramdaman ko kasi kanina may konting bend. So, straight to. Parectangular ang shape. And may bridge. So, lalagyan ng tapalodo. And may bridge din dito. So, kung mapapansin nyo mga curb, ikakaiba yung shape na rito. Ayan o, hindi siya ordinaryong tubo na pinipi. Ito talaga pass square. Ayan o. And laki ng space dito mga curb. Napaglalaroan ko ng daliri ko, magalaw. So palagay ko kaya hanggang 2.4 dito. And dito kasya pa rin ng daliri. Ayan, so yan yung ating frame. Yung head tube niya mga curb, tapered, na ang size is 42-52. 42 yung taas, 52 yung baba. Ayan, dito tayo sa kanyang suspension fork. Ang suspension fork natin is first time kong makakita ng ganito mga curb. Aerowick X7. Ito daw yung air shock na boost na labas ng Aerowick. Naka-boost din dito. So kung naka-boost yung ating frame, naka-boost din yung ating air suspension fork. Kung naka-true axle yung frame natin, naka-true axle din ang ating suspension fork. So, compatible na compatible. Bagay na bagay yung fork sa ating frame. Panalo, thumbs up, no? Diba? And, by the way, highway, bago ko makakalimutan, 105 mm nga pala ang haba ng ating head tube. Tapos, ang haba ng ating... nakalimutan ko na ang tawag dito, mga car. Pero ang haba nito is... 115 millimeter. So sinukat ko siya mula dito hanggang dito. At meron tayong indicator ng sag. So malalaman mo kung gaano ka-bounce yung iyong suspension fork. Ito yan. And syempre made from alloy lahat yan. Alloy ang ating crown. Alloy ang arc. At alloy din ang ating lower. Kita nyo. May manual lockout. Ang daming clicks oh mga curb. Ang daming clicks. ABS. Tapos, syempre, alloy ang ating air valve cover. So, dyan, hinahanginan ng hangin ang ating air fork suspension. Ayan. Ito yung guide. So, sunod kayo sa guide kung gaano katigas. Depende yan kasi sa timbang ninyo. Solo air ang ating suspension fork. And, tingnan natin yung steerer tube niya, mga kayo. Ayun, tapered din ang steerer tube ng ating suspension fork. Panalo, di ba? Dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Speed 1. Soldier na boost. So ayan, nakalagay 148. So terno talaga tayo. Made from aluminum alloy yan. Sealed bearing mga curb. Panalo, ang ganda oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So 32 holes ang ating speed 1 soldier boost na hubs. Ang smooth ng ikot niya mga curb oh. Wala akong nararamdamang gaspang. Napaka-smooth, panalo. And ang ating hubs, ang ating rims ay Aerowick AR-2 na may eyelet. Ayan, panalo, may eyelet. And Recon Race na Maxxis, ayan, nakikita ninyo na gulong, na ang size is 29 by 2.25. And base dito sa nakikita kong spacing mga ka-erp, kaya pa hanggang 2.3, 2.4 na gulong. Malaki pa oh. Halos kasya pa isang daliri ko. Ganon din sa likod mga curb. Maxxis Recon Race na 29 by 2.25. Kagaya ng sinabi ko kanina mga curb, kasya hanggang 2.4. Ang luwag pa rito. Napaglalaro ko pa. Saka rito. Ayan, ganon pa rin. Aerowick 32 holes na AR-2 na rims na may eyelet. 32 pieces na spokes. And syempre, Speed 1 Soldier Boost na hubs. Nakikita niyo mga car po. So, sealed bearing na yan. And ang ating cogs, ito ay cassette type na ang tatak. Tingnan natin. Smack.
Ayan, maninilip tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ang dami. Panalo. 11 to 50 tito, Marker. Hindi ka mabibitin dito. Laban na laban ito. At syempre, panalo. Ang ganda ng ating RD. Kitang-kita niya naman, Marker po. Shimano Diore. Ay, hindi pala, Marker. Shimano SLX. Na naka... Ang tawag dito? Kalimutan na natin. Clutch. Ayan. So, pwede tayong mag-on, pwede tayong mag... Oh, so, sa mga bago lang dito sa clutch, ito yan. Pag naka-on yan, matigas yan. Hindi yan magbabounce. Pag naka-off, so, dun magbabounce yan. Ayan. Kita niya, mga orb. Noon dati, hindi ko rin alam yan. Natutunan ko lang yan. At ang ating pulley, ang laki nito, mga orb. Oh, oversize ang kanyang pulley. Parehas yan. Made from plastic. Ang ganda. At kadena natin YBN na 12 speed. Ayan, nagre-reflect yung ating ilaw na silver. Ang linis tingnan nito. Pwedeng gawing bracelet. And crankset Aeroic XXC-3. 170mm ang kanyang crank arm. Removable chainring. Siyempre, Aeroic ang kanyang chainring na 34 teeth. Made from alloy na rin ito, mga orb. Ayan. Tapos, Halotech ang kanyang BB made from Aeroic. Seat clamp natin, syempre, alloy din. Aeroic din yan. Ang upuan natin, ang seat post natin is Summit Revolution. Made from aluminum yan na straight na straight. Kita nyo naman, unat na unat. Ayan, you know, 34.9 yung seat clamp. So, ibig sabihin 31.6 ang taba ng ating seat post. And upuan natin, mga kerf, is Aeroic. Ayan. Ang haba nito. Oh, at, syempre, medyo may kakitidan dito. Yung foam niya, halos matigas para sa akin. Ayan. Namanipis. Tapos may kanal. And, syempre, mahiwa dito. Ayan. Sabi ko nga, daluyan ng ihi at singawan ng utot. Para hindi mo na itatuyo yung quit mo. Kanyang stem naman, mga kerf, ay Trident GX10 na kamao stem. So, ito yan, kamao. Hindi mo pwedeng gawing positive na yan. Magmumukha na siyang nakabaliktan na gano'n. Kaya, negative na yan. So, 70mm ang haba, made from aluminum alloy. And ang kanyang headset na ginamit, mga kerf, is Mountain Peak na sealed bearing. So, halos wala ka nang papalitan dito, mga kerf. Ang ganda dito. And syempre, Trident GX na handlebar 760mm ang haba. So, meron kang choice na paiksiin kung gusto mo. Pero para sa akin, ang sarap kaya nung 760mm na haba ng handlebar. And Shimano Diore na hydraulic disc brake. Ayan, kung nakikita ninyo. MT200, panalo. And yung kanyang shifter is Shimano SLX na walang speed indicator dito. Push and pull. Ayan. Pero pwede mo rin itong i-push. Ayan. Double purpose itong nasa ilalim. Pero para sa akin, good na itong push and pull. So, yun ang gusto ko sa Shimano. Ayan. Siyempre, wala nga dito. Pwede mo lagyan ng FD o kaya dropper seat post na remote o kaya remote ng air shock. Nasa sa'yo na yun. Bahala ka na. And, uy, na-uploading rotor na ang tatak ay Aeroic 160mm. Ayan. At hanapin natin. Siguro doon natin. O, yun nga. 160mm nga. Naka-post mount na MT200. Ayan. And syempre sa kabila, ganun din yan. Ganun din. Aeroic ng floating rotor 160mm. And post mount na caliper Shimano MT200. So, medyo may kahirapan ng konti, mga kerf, yung kanyang tornilyo rito. Pero reachable naman. Kaya naman siyang abutin. And lastly, mga kerf, dito tayo ngayon sa kanyang pedal. Yan. So, ang pedal niya, napaganda na ito, mga kerf. Mountain Peak CX-1. Na sealed bearing nylon ito, mga kerf. Matibay na matibay na matibay na matibay na ito. And lintik
lang ang walang gante, mga ka-herp. Dito, kapit na kapit to sa sapatos mo, kaya chinelas mo. Ayan o, tornilyo talaga na allen. Ayan o, napapalitan. So, kung natanggal na to or nasira, pwede mo siyang palitan. Ayan o, mga ka-herp. Kaya lang medyo delikado, baka tumama to sa binti mo. Pero sure ako, napakakapit nito sa sapatos mo or sa chinelas. Ayan, walang kadulas-dulas ang iyong sapatos or chinelas. Huwag ka lang magpapaa. Diba? And silipin natin ulit itong Mountain Peak Agile Boost Project Mountain Bike dito sa Madis Bike Shop. So mga Herb, ayan ang ating bike check video ng Mountain Peak Agile Boost Project Mountain Bike ng Madis Bike Shop. Ito yung kita niya naman mga Herb. Ang price nito is 34,500 pesos para sa Shimano SLX, and meron silang naka-Diore that is 30,900 pesos. So pililikin na lang kung anong gusto mo, SLX ba or Diore. Ayan. So ilalagay ko sa description mga ka-herp ang kanilang contact number, Facebook link and Google Map para sa mga gustong magsadya dito sa bagong shop ng Madis Bike Shop. Dito yan sa Congressional Avenue, Quezon City. And by the way, highway mga ka-herp, tumatanggap nga pala sila rito ng home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugan, BPI, Mastercard, Visa and Metro Bank. And syempre, pwede rin sa cash kung may pang-cash. So hanggang dito na lang, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button mga ka-herp. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Bye-bye. Ang daming bike dito, you know. Oh, di ba?